Okay! Parenting hinawakan ni Altea ang kamay ni Renz na agad bumitaw sa damit na suot ng babae dahil tila ba napaso siya na dumaloy na kuryente. Sinamantala yun ni Altea, hinablot niyang keychain na susit binuksan ng main door ng apartment. Altea looks in, saan ka pupunta? Muli parang puputok ng mga ugat ni Renz sa leeg sa ginawang pagsigaw. Hindi lang yun, bigla na lang nanakit ang kanyang sintido. Lumabas ka ng pamamahay ko! Hindi siya pinakinggan ni Altea na dare-darecho nang pumasok sa loob na para bang sarili niyang bahay yun. Pilit kinalma ni Renz ang sarili. Sa sobrang inis niya sa babae baka magkaroon siya ng cardiac arrest kasing laki lang na apartment pong apartment ko. Wala ka bang katulong dito? Dapat minsan pinapapunta mo dito sa Eleanor para maglinis. Ang kalat? Parang walang taong nakatira ha? Ano ka ba, ibon? Pinasadahan pa ni Altea ng daliri ang ibabaw ng cabinet na nadaanan. Ew, kailan ka huling nagpunas? Parang pwede na magtanim ng palay sa alikabok sa loob ng bahay mo. Napikon pa sa Renz sa pangbubuli ni Altea sa kanya. Sa bagay, kilala nga pala siya nitong takot sa germs. Anong nangyari sa'yo? Hindi ka natakot sa germs? Butit hindi ka pa kinakapitan ng allergy sa balat? Shut up, Altea. Bakit? Sinasabi ko lang namang, leave! Hinihingal na turo niya sa bukas na pintuan ng apartment. Kumalma ka nga, nagbibiro lang naman ako. Ayos ni Altea ng tayo. Biglang umamong mukha. Kung kailangan mo na maglilinis, pwede kitang tulungan. Alam mo kung paano ako maglinis ng bahay natin noon. Walang kang alikabok na makita. Basta may vacuum ka. Speechless na napatitig na naman si Renz kay Altea. Para itong batang nanglilimos ng kanyang atensyon. Tipo na kahanda siyang gawin ng lahat, mapansin lang ng magulang. Nagkatitigan sila. Binalot na sila na nakakabinging katahimikan. Parang biglang nanuyo ang lalamunan ni Altea. Napaiwas naman si Renz. May laman bang fridge mo? Baka pinapabayaan mo lang amagin at mabulok ang mga tirang pagkain. Magiging ipokrito doon si Renz kung itatanggi niya na namiss niya mga sandaling gaya nito habang kasama niya si Altea. Maalaga ang babae. Sa maiksing panahon ng 3 taon ay sobrang kilala na siya ng lubusan ni Altea. Siya lang atang hindi nakakilala sa babae. Gusto mo rin bang lutuan kita ng favorite steamed fish dishes mo? Renz, naghahaponan ka na ba? Hindi mapigilang mapaawang ng bibig ni Renz na marinig yun. Matagal ang panahon na rin noong huli siyang makatikim na luto ni Altea. Isang buwan na rin yun. Puro siya bili o sa labas na lang kumakain. Noong huli noong mag-dinner sila sa ancestral mansion ng mga Salmeda. Pero iba nang gawa mismo ng lasa ni Altea. Pareho lang naman ang paraan ng pagluluto nito dahil sa nagpaturo lang si Altea sa isa sa mga maid ng lolo niya. Pero ewan ba niya, may kakaiba sa luto nito. At ang marinig na alukin siya ni Altea ay sobrang nakakatemp na mag-oo. Bingi ka ba, Altea? Ang sabi ko, lumabas ka. Hindi alukin ipagluto. Naputo lang sasabihin ni Renz nang walang imik na naglakad si Altea patungo sa kanyang inaalikabok at napakaruming loob ng fridge. Bago mabuksan ni Altea ang pintuan noon, ay mabilis na humarang si Renz. Ano ba, Altea? Labas? Hey, alis dyan! Kalmadong sagot ni Altea. Titignan ko kung may isda ka pa. Mabilis lang mag-defrost. Hindi pa kita binibigyan ng go signal na pwede ka makialam sa bahay. Hindi ako basta nakikialam lang. Gusto ko lang naman lutuan ka ng dasenteng pagkain. Hindi ka ba nagsasawa sa mga pagkain wala ni isa o katiting na sustansya? Iginala pa ni Altea ang paningin sa lababo at dining table ni Renz na puno ng mga pinagkainan ng cup noodles. Napailing siya sa ganitong kinakain ng asawa. Worried na siya na baka bumalik ang sakit nito. Gusto mo bang bumalik ulit yung pananakit ng tiyan mo? Anong klaseng pagkain yan? Pagkain pa ba yan? Ang dami mong pera pero yung pagkain mo daig mo pa yung pulubi. Muli pang natigilan si Renz. Naisip niya na hindi nakakalimutan ni Altea sa kabila ng ginawa niya dito. Sobrang kakaiba nito kay Eleanor. Kumain ka naman ng decente, Renz. Alagaan mo sarili mo. Utusan mo si Eleanor na ipagluto ka ng maayos na pagkain. Huwag lang na siyang i-baby mo. Sana talaga tamang desisyon mo na siyang pinili mo. Bahagyang sumakit ang puso ni Altea sa binitawan niyang salita. Kung naging matino lang sa isip ni Renz, hindi niya kailangang pagdaanan ng mga bagay na yun dahil nariyan siya. Handang sumalo sa kung anumang kailangan ni Renz. Karapatan niya rin pagsabihan ito lalo na kung about sa health. After all ay asawa niya pa rin naman ang lalaki. Hindi pa sila legal na hiwalay.
Huwag mo ngang dinadami si. Tumabi ka na. Pagbigyan mo na akong lutuan ka kahit ngayon lang. Unti-unting lumayo si Rent sa pinto ng kanyang fridge. Binuksan agad ito ni Althea. Agad nanuot sa dalawang sulok ng kanyang ilong ang hindi kaaya-ayang amoy ng loob ng fridge. Sabi ko na nga ba eh. Wagayway pa ng palad ni Althea sa hangin sa tapat ng kanyang ilong. Naamoy niyang hindi magandang amoy ng loob ng fridge. Kapag may tira kang ulam at feel mo na hindi mo kakainin, itapon mo na lang. Huwag mo nang stock sa loob. Tingnan mo to, inaamag na sila oh. Muling isinara ni Althea ang fridge dahil pakiramdam niya'y babaliktad ang sikmura niya. Binuksan naman niyang banda ng freezer. Luckily, may dalawang piraso pa ng tilapia doon. Inilabas niya ang Tupperware. Doon ka na muna sa sala, ako nang bahala dito sa kusina. Promise, saglit lang ito. Tapos na maya-maya. Nagtungo siya sa sala at naupo sa bandang makikita niyang ginagawa ni Althea. Hindi sa nagdududa siyang baka lagyan ito ng lason ang pagkain. At some point ay namiss niya rin itong panoorin. Habang nasa kusina at nagluluto. Nais niya pa sanang palayasin si Althea pero ang isang ugaling kilala niya at hindi malilimutan ay mahirap itong pilitin sa ayaw niya. Once na sinabi niya ginagawa niya, hahayaan na lang niya, tutalay gutom na rin siya. Habang nakadefrost ang isda ay nagsalang na muna ng kanin si Althea. Mabilis niyang pinasadahan ang linis ang kusina. Kinanggal niya at nilagay sa basurahan ng mga kalat. Bakas ang saya sa mukha ni Althea habang ginagawa niya yun. Feeling niya ay bumalik silang dalawa sa dati ni Renz. Yung tipong kahit saglit lang, kahit sandali lang ay muli niyang naranasan na maging masaya. Familiar sa kanyang panakanakan itong mga sulyap habang busy siya. Renz, padala naman itong plastic ng basurahan sa labas. Nakakasikip eh. Nawala sa isipan ni Althea kung nasan siya. Sanay siyang utusan ng asawa noon na walang imig sumusunod. Tila nawala din sa loob niya si Renz. Tumayo ito. Pumasok ng kusina at binuhat ang dalawang plastic ng mga basurang nais ipalabas ni Althea. Huli na nang napagtanto niya ang sitwasyon. Nasa labas na siya at nagawa na niyang ibaba ang basura. Nahihibang ka na ba talaga, Renz? Anong ginagawa mo? Walang hirap na sumunod ka sa utos ni Althea? Nanatili pa si Renz sa labas upang kamalayan ang sarili. Sumandal siya sa railings at kapagdaki tinukod ng dalawang kamay. Pinuno niya ang baga ng malamig na samyo ng hangin at tinanaw ang city lights sa gitna ng madilim at malamig na gabi. Bakit ang tagal mo sa labas? Handa ng pagkain? Bungad ni Althea pagbalik ni Renz ng apartment. Abala na ang babae sa pagsaset-up ng dining table na pahapyaw na rin niyang nilinisan. Nanatiling walang imig si Renz na napalunok na ng laway sa aroma ng steam fish. Hindi niya mapigilang makaramdam ng gutom at pagkalam ng sikmura. Hindi mo ako sasabayang kumain? Naudlot ang napipintong pag-upo sana ni Renz matapos humila ng upuan at makitang isa lang ang plato na nakalagay sa dining table. Hindi na, busog pa ako. Hindi pwede, kumuha ka ng plato at sabayan mo ko. Baka mamaya may kung ano kang nilagay dyan. Hindi pa naman kita nabantayan. Pagak na natawa si Althea. Wala kung anumang nilagay. Pwes patunayan mo. Sabayan mo kung kumain ang niluto mo. Walang nagawa si Althea kung hindi ang sumunod sa gusto ni Renz para patunayan na malinis ang intensyon. Kumuha siya ng another plate, glass at utensils. Naupo na siya sa harap ni Renz upang saluhan itong kumain. Kain na Renz. Hindi ito gumalaw na natili pa rin nakatitig sa kanya. Niyang sumandok ng kanin na hindi na ito ginagawa. Tikman mo sa harapan ko para maniwala kung safe ang kainin. Umismid muna si Althea bago niya pinagbigyan ang gusto ng asawa. Sa harapan ito'y malaking sumubo na siya ng pagkain sa kanginuya-nguya. O ayan, kung may nilagay akong lason dyan o ano, bumula na sana yung bibig ko. Kibit ang balikat na kumuha na ng pagkain si Renz. Tumangu-tangu pa ito matapos natikman ang favorite niyang steam fish na para sa kanya'y walang katumbas ang linamnam. Dapat ganyan na makinakain mo, hindi mang instant foods lang. Hindi nagsalita si Renz na ganado na sa kanyang pagkain. Halatang gusto nitong pagkain inihain ni Althea. Namasa ng mga mata ni Althea habang pinagmamasdan ng pagkain ni Renz. Miss na niyang kasabay ito sa pagkain. Miss niya ring lutuan ito. Kung pwede lang humiling sa lalaki na sana'y maulit pa yon, ginawa na sana niya. Kaya lang, hindi na talaga pwede. Ginawa niya lang ito ngayon upang makausap siya ng maayos.
Salamat sa pagkain, Althea. Pasimpleng pinalis ni Althea ang ilang butil ng luhang pumatak nang hindi niya namamalayan. Pagtingin niya kay Renz ay tapos na itong kumain. Puro tinik ng isang piraso ng isdang nasa plato niya. Ang sabi ko, salamat. Tumungo si Althea, ang babaw na emosyon niya. Sa simpleng salamat ay para na siyang nanalo sa loto. Siguro dahil itong unang beses na narinig niya magpasalamat to. Itinoon niya ang atensyon sa pagkain, kumurap-kurap ng mga mata. Sa lalim ng iniisip niya kanina ay hindi niya namalayan ang paglipas ng sandali. You're welcome. Bumuntong hininga si Renz matapos magsali ng tubig sa baso. Alam niya na may kakaiba sa kinikilos ni Althea, pero hindi na lang niya ito tatanungin. Wala siyang panahon para alamin kung bakit namumulang mga mata nito. Pinag-isipan mo na bang mabuti yung offer ko sa'yo, Althea? Nilnuk muna ni Althea ang pagkain. Sa bibig bago nagangat nang nakabawi na siya. Bumalik na sa dating sigla ng kanyang mukha. Alin, yung sabi mong layuan ko si Kenzo kapalit nang hindi mo pagbawi sa investment sa Marquez Designs? Nakatanggap si Althea ng message mula sa sekretary nito at pinapasabi sa kanya yon. Isa rin sa dahilan nito kung bakit siya pumunta ngayon dito. Oo, yun nga. Naisip ni Renz na hindi dapat siya magpadalos-dalos sa mga desisyon. Kailangan may kapalit ang favor na hihingin. Kumbaga ay give and take. Sige, gagawin ko. Kulang na lang ay magpantay ang mga kilay ni Renz sa sagot ni Althea. Imposibleng papayag agad ang babae unless may iba pa itong plano. Talaga? Kaya mo? Oo naman, hindi ka ba naniniwala? Hindi sa hindi ako naniniwala sa'yo. Ang imposible nang bigla kang... Malaki ang naitulong niya sa akin noon. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Alam ko makakatulong na malaki ang investment mo sa company ni Kenzo. Kaya gagawin ko to para lang hindi masaya ang pagkakataong iyon. Anong mali? Itinagilid ni Renz ang ulo. Napaisip na naman siya kung anong utang na loob ang sinasabi ni Althea. Curious siya. Halatang kakunti lang alam niya sa katauhan ng asawa. Ang swerte naman niya para gawin mo to. Don't tell me na may gusto ka rin sa kanya. Huwag ka nang mahiya, aminin mo na sa akin. Labas sa ilong nalita niya ni Renz. Maging casual na lang din sana tayong dalawa, Althea. Casual? Gusto mapagbunghalit ng tawa ni Althea nang marinig yun. Paano sila magiging casual ng asawa? Eh halos palagi silang nagbabangayan kada magkikita. Bilang lang yata sa daliri niya sa kamay ang hindi tapos ay may gana pa itong humiling ng casual. At dahil may kailangan siya dito, wala siyang nagawa kung hindi pumayag. Let's celebrate, Althea. Uminom tayo ng wine para sa deal. Siguro naman hindi mo na ako matatanggihan. Ibinuka ni Althea ang bibig pero bigla nang tumayo si Renz sa upuan. Kukuha ako ng wine. Dito ka lang. Huwag kang aalis hanggat hindi ako bumabalik. Saglit lang ako. Windang na naiwan si Althea sa dining table. Mabilis niyang tinapos ang pagkain. Sigurado siyang masaya sa Renz ngayon. Memoryado niya na kapag masaya ito after dinner ay umiinom ito ng wine. Madalas niya ito noong samahan sa balcony ng tirahan. Nung unang sinasalinan lang niya ng alakang baso nito at hindi naglaon, ay sinasabayan na niya. Pumintig ang excitement ni Althea sa dibdib. Hindi niya rin malilimutan na after nilang uminom ay kasunod na itong kababalaghang mangyayari. Huwag kang assuming, Althea. Papayag ka pa bang gamitin ang katawan mo ni Renz ngayong nalalapit ng inyong annulment? Pinagpapawisan na roon si Althea. Ano naman kung mangyari yun? Wala namang mawawala na. In fact, buntis na rin siya. Sagot ng kabilang parte ng puso ni Althea na umaasa. Nandito na siya. Maaring huli na rin. Maano bang sumabay na lang siya sa agos na mga pangyayari? At least, nag-enjoy ang katawang lupa niya. Ipagdadamot niya pa ba sa sarili? Napahilot na sa magkabilang sentido si Althea. Sumasakit ng ulo niya. Naguguluhan. Hindi alam kung anong palusot ang kanyang gagawin. Renz, hindi ako iinom. Bakit hindi? Nagbago na bang lifestyle mo? Ayaw mo na sa wine? Ano bang gusto mong inumin? Hindi ko feel uminom ngayong gabi. Isa pa, ano na lang ang sasabihin ni Eleanor kapag nalaman niyang nandito ako at makikipag-inuman sa'yo. Nakahinga ng maluwag si Althea nang makita niyang walang dalang wine si Renz pagbalik. Sa halip ay bagong bihis ito ng damit. Baka tinatakot lang siya nitong papainumin siya ng alak. Ganun pa man ay medyo may halik na panghihinayang sa loob ng puso niya. Ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na dyan. Sa labas tayo iinom. Ubus na pala nakaimba kong wine. Kung windang kanina si Althea,
mas nawindang pa siya sa sinabi ni Renz. Ibig sabihin ba nito ay sasama siya ng lalaki papunta ng club? Kung totoo man yun, ito ang unang beses na mangyayari ang bagay na yun. Ano, hindi ka ba sasama? Lihim na natuwa si Altea. Sa sobrang saya, feeling niya ay lumalakad siya ngayon sa nilagas na petals sa mga bulaklak paalis ng apartment ni Renz. May distansya siyang nakabuntot sa likuran nito. Sir, saan po kayo pupunta? Bahagyang sumilip si Altea na marinig ang boses ng secretary. Nakatayo na ito sa harapan ni Renz. May lakad ako. Bakit ka narito? Dadalhan po sana kita ng dinner at saka yung ibang papers na hindi. May bukas pa. Hindi mo kailangan sadyain ako sa apartment ko. At isa pa, kumain na ako ng hapunan. Kumain na po kayo, sir? Paano? Hi, dahil pinagluto ko siya ng dinner. Pakita ni Altea sa secretary nang hindi na niya nagawa pang tiisin. Mrs. Almeda? Ako nga. Salit-salita nang lumipat ang mga mata ng secretary ni Renz sa kanila. Nung unay puno ng pagtataka pero hindi naglaon ay may na-realize ito. Nahihiya nitong itinago sa likod ng plastic na binili niyang pagkain. Ganun po ba? Pasensya na po sa abala. Sige po sir, aalis na po ako. Bago makasagot si Renz ay kagad na itong tumalikod at malalaking mga hakbang na umalis sa harap nila. Alam ba ni Eleanor na dinadalhan ka ng pagkain ng sekretary mo? Usisa ni Altea matapos lumula ng sasakyan. Puno ng pagdududa ang mga mata niya. Mukha pa namang may gusto sa'yo yon. Baka mamaya pagselosan yun ng soon-to-be wife. Shut up and mind your own business, Altea. Hindi ako humihingi ng opinion mo. Problema ko na to. Tinikom ni Altea ang bibig niya. Sa bagay, wala naman pala siyang pakialam sa ginagawa nito. Bakit nga ba niya yun iniisip? Ang sakit yata ng buong katawan ko. Parang gusto ko magpamassage. Sana sinabi mo para ako na lang ang gumawa. Alam mo namang marunong ako. Hindi mo na. Napamulagat ng mga mata si Altea na magmaniobra ng sasakyan si Renz at tinahakang kalsada pabalik. Anong ginagawa mo? Babalik ng apartment. Bakit? Magpapamasahe sa'yo bago tayo lumabas upang pumunta ng club. Doon na-realize ni Altea na kahit kailan talaga'y mapahamak ang bibig niya. Hinayaan na lang sana niya ito sa gustong gawin. Naipit tuloy siya ngayon sa sitwasyong hindi niya alam kung paano niya pa malalagpasan. Nagsisisi ka na bang nag-offer ka na ikaw na magmamasyal sa akin? Umiling si Altea. Bantulot na muling sumunod patungo ng apartment ni Renz na halos abot tenga ng ngisi sa tanawin. Nang mukha ni Altea na para bang nalugi sa negosyo niya. Pinagpawisan ng malamig ang buong katawan ni Altea. Kanina pa siya doon nakatayo. Halos isang di pa lang ang layo niya sa kama ni Renz. Ilang segundo na nakakalipas matapos siyang papasukin ni Renz sa loob. Kanina pagbalik nila, nauna na itong pumasok ng silid at after niyang ilang minuto bago siya tinawag nito. Altea, hindi ka pa ba magsisimula? Prenting nakadapa sa kama si Renz. Tanggal ng pangitaas na saplit nito at expose ng katawan. Ang tanging naiwan na lang ay ang boxer. May takip na kumot ang kalahati ng katawan niya. Katamtama lang ang lamig ng silid. Nasa bedside table na rin ang massage oil nilang gagamitin. Ilang beses pang napakagat ng labi sa Altea, hindi alam kung paano magsisimula. Sandali lang, Renz. Bigla kong nauhaw. Iinom lang ako ng tubig. Nagkukumahog nang lumabas ng silid si Altea. Pagdating niya ng kusina ay napahawak na siya sa dibdib. Nagrabehan ng lakas ng pagpintig. Ano bang nangyari sa iyo, Altea? Hindi naman itong first time mo. Bakit kabadong kabado ka? Kastigo sa sarili ni Altea matapos simutin ang laman ng kinuha niyang baso. Nang medyo kumalma na ay bumalik na siya ng silid. Ganun pa rin ang pwesto ni Renz kung paano niya ito iniwan. Nanatili itong nakadapa. Simulan mo na nang matapos na tayo. Lumalalim ng gabi, Altea. Lalabas pa tayo sa club mamaya. Sisimulan ko na. Dinampot na ni Altea ang massage oil at umakyat na ng kama. Lumundo yun sa bigat niya dahilan para imulat ni Renz ang malamlam niyang mata. Walang imik na pumesto na siya sa gilid ni Renz at sinimulan ng emasahe ang likod nito. Napapikit na doon si Renz. Gustong gusto niya at damang-dama ang bawat marahang hagod ng magaang palad ni Altea. Kailan ka huli nagpamassage? Hindi ko na matandaan. Dapat monthly mong ginagawa para naman nare-relax ka.
Kung hindi sa tao, kahit sa mga equipment lang. Dagnas na ang pawis ni Althea. Sa bawat lapat kasi ng kamay niya sa likod ni Renz ay para siyang kinikiliti. May umaanyaya sa kanyang lagpas pa doon ang gawin niya. Bagay na alam niyang ikakagalit na ni Renz. Gusto mo bang maging personal na taga-masahe ko, Althea? Saglit na natigilan si Althea, gumuhit ang pamilyar na pait sa puso niya. Hibang na bang lalaking ito? Tila yata nakalimutan niyang asawa siya. It's not for free, magbabayad ako. Iba na lang ang kunin mo, Renz, huwag na ako. Bakit naman? Hindi mapigilang mapatanong ni Althea sa kawalan kung tanga ba talagang asawa niya o na-misplace nitong utak. Sino ba namang dating asawang papayag? Malamang issue na naman yun kay Eleanor. Hanggat maari ayaw na niya maging involved sa kanila after ng annulment. Hahanap ako ng decenteng trabaho para masuportahan ko si Mama. Yung pagiging massage therapist, sa tingin mo, hindi ba yung decente? Nagngit-ngit na ang loob ni Althea. Heto na naman si Lorenz Almeda. Ang baba na naman ang tingin sa kanya. Kasalanan din naman niya. Masyado siyang pabibo na pati pagmamasahe pinag-aralan niya. Para lamang masiyahan sa kanyang asawa at mas mahalin siya. Ngunit wala. Hindi nangyaring vision niya dati. Hindi niya masasabing nag-failed siya pero parang ganun nga ang nangyari. Marahang napaungol si Renz nang dumako ng mga kamay ni Althea sa kanyang magkabilang mga hita. Masakit ba? Medyo lang. Kasi naman palagi kang nakaupot lakad ang lakad sa opisina. Dapat lang din talaga na may schedule ka ng massage therapy every month. Hindi sumagot sa Renz na masusing ninanamnam ang bawat hagod niya. Napalunok pa ng laway niya si Althea na pagtihaya ni Renz ay lumipad ang mga mata niya sa nakabukol na hinaharap nito. Iniiwas niya mga mata pero maingat ang haplos niya at baka magkamali siya ng mahawakan yun. Kahit bayaran pa kita ng mas malaki sa pagiging massage therapist ko, hindi mo pa rin ba tatanggapin, Althea? Hindi. Mabilis pa sa alas 4 ang sagot ni Althea. Nagdilat ng mga mata sa Renz. Nag-iwas naman ng tingin sa Althea. Nilibang niyang sarili sa pagdampot sa bote ng massage oil. Sinunda ng tingin ni Renz sa mga ginagawa niya. Nais pa sana niya pilitin si Althea dahil feeling niya ay mga haplos lang nitong masasatisfy ang katawan niya sa pagmamasahe. Sunod-sunod siyang napalunok ng laway. Noon na lang niya ulit natitigan ang babae na kamukha ni Eleanor ang mata. Ngunit kapag ganitong anggulo nila, napakalayo ng mukha nito sa babaeng ngayon ay pantasya. Bumaba pang tingin ni Renz sa kabuhan ng katawan ni Althea habang ginagawa yun ay daman niyang biglang panunuyo ng labi niya. Bagamat may suot na desenteng saplot ang katawan ni Althea, sa mata niya ay parang wala itong saot. Bagay na bumubuhay na sa dugo niya. Anong tinitingin-tingin mo? Takpan mo nga yung mata mo, asik na ni Althea napansin ng behavior. Huwag ka nga diyang magbintang, nakapikit kayang mga mata ko. Nakapikit? Tigilan mo nga ako, Renz. Nakita kung paano mo ko tingin. Huwag kang gumawa ng issue. Biglang tumagilid si Renz dahil lang hindi sinasadyang pagkakadakma ng kanyang alaga ng palad ni Althea. Althea! Nandilat na mga mata ni Althea at nabitawan na rin ang bote ng oil. Mabilis niyang binawi ang kamay niya na hindi naman namalay nakahawak pa rin sa pagkalalaki ng asawa niya na tuluyan na doong nag-umalpas. Sorry, Renz. Hindi ko. Hindi mo sinasadya. Huwag nga ako, Althea. Sinadya mo itong hawakan. Bumangon na si Renz. Matalim na pinupol na tingin kay Althea na sa sandaling ito'y nakatungo na. Mas nagalit pang pagkalalaki niya na mapadako na yun sa malusog na dibdib ni Althea na sa paningin niya'y parang mas lumaki ngayon. Take some responsibility, Althea. Umangat na ang mukha ni Althea na marinig niyang sinabi ito ni Renz. Anong ibig mo sabihin, Renz? Bumaba na ng kama si Renz dahilan para mas maging visible pang buo niyang katawan sa mata ni Althea. Dumako pang tingin ng babae sa pagitan ng mga hita nito, kung saan ay nakasaludo ng pagkalalaki. Natutup ni Althea ang bibig na magsimulang humakbang si Renz palapit sa kanya. Umatras na siya. Tangi ikaw lang ang makakapawi ng nagsinding init ng katawan ko. Halos atakihin na sa puso doon si Althea. Nagigets niya naman kung anong ibig sabihin ni Renz. Pero hindi niya maintindihan ay kung saan ito kumuha ng lakas ng loob para tahasang sabihin ito sa kanya. We are still married. Asawa mo pa ako. Anong masama sa sinabi ko? Gumapang ng lamig ng pader na dumikit ang likod nito ni Althea. Wala na siyang matatakbuhan. Nasa corner na siya habang nasa harap niyang nakatayong matipunong katawan ni Renz.
Nang hawakan itong baba niya upang itaas at magtamang mga mata nila ay muli pa siyang napalunok ng laway. Para siyang sinasakal ng makapal na hangin. Hindi niya alam kung kaya niya bang gawin yun ng maholang alak sa katawan ni Renz. Ang ibig niya sabihin ay hindi ito nakainom. Lawrence, may kakaibang takot sa boses ni Altaya ng bagay ninyon. Ayaw mo ba, Altaya? Tinatanggihan mo ba ako sa gusto kong mangyari ngayon? Hinaplos na ni Renz ang pangan ni Altaya gamit ang likod ng palad niya. Pinalamlam niya pang mga mata. Kaagad na nanlambot ang mga tuhod doon ni Altaya. Kung hindi lang siya humawak sa balikat ni Renz ay paniguradong parang tinumbang kahoy siyang bumulagda sa sahig. Isinara ni Altaya ang kanyang mga mata nang simulan ni Renz na halikan ang puno ng tenga niya. Dumali ng bulta-bultahing kuryente sa katawan niya na naging dahilan upang maikuyom ni Altaya ang kamao. Parang magkaka-atake na siya sa puso sa lakas at bilis ng kalabog sa loob ng dibdib niya. Para na itong magigiba. Nang umabot ng mainit na labi ni Renz sa bibig ni Altaya at tuluyang angkinin ito, yun ang buy animo hihimatay na sa saya at excitement si Altaya. I miss you, Renz. Sambit niya na dalang-dala na sa mga ginagawa nila. Tuluyan ang pumulupot ang dalawang braso ni Altaya sa leeg ni Renz. Nagmamadali namang hinapit ni Renz ang maliit na bewang ni Altaya para mas ilapit sa katawan. Napapiksi lang si Altaya ngunit hindi ito pumalag para itigil ang ginagawa. Magiging ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi niya gustong nagaganap. Naging malikot pa ang mga kamay nilang dalawa na naglalakbay sa pamilyar na katawan ng bawat isa. Unti-unti nang nahubad sa katawan ni Altaya ang suot niyang damit at walang pakundangang yung bumagsak sa sahig habang magkahinang pa rin ang mga labi. Tuluyan ang nawala sa tamang katinoan at isip ang mag-asawa ng mga sandaling iyon. Nalimutan ko magkaano-ano nga ba sila, anong lagay ng relasyon nila. Nakalimutan rin na nalalapit ng annulment. Binuhat na ni Renz ang katawan ni Altaya, niyakap sa magkabilang bewang niya ang mga binti ni Altaya. Maya-maya pa'y marahang lumapat ng likod nito sa kama ni Renz. Pumaibabaw na sa kanyang katawan ng lalaki na handang-handa na. Ito ang unang beses na wala si Renz sa impluwensya ng alak habang ginagamit niya ang asawa. Bagamat alam niyang ginagawa niya noon sa katawan ni Altaya. Tuwing malalasing ay nungkang niminsan ay umamin to. Pinaniwala niya si Altaya na wala siyang alam sa naging pagniniig nila. Hindi niya kasi ito tahasang maamin. Napagtanto ni Renz na mas dama pala na gawin ang bagay na yun kapag nasa wisyo. Yung walang involved na nakakalasing na inumin. Kasalukuyan silang nasa gitna ng matinding laban sa kama na maghormentadong cellphone ni Renz. Rumihistro doon ang numero ni Eleanor. Sinulya pa lang yun ni Renz kunit hindi niya ito pinansin. Sinong tumatawag? Nagawa pang itanong yun ni Altaya kahit nahulaan niya na kung sino. Sa pagbabago pa lang na reaksyon ng mukha ni Renz habang sinusulya pa niya yun. Wala, wag na lang natin pansinin. Ibinaon pa ni Renz sa sarili sa kaibuturan ng katawan ni Altaya. Nangunyapit pa sa katawan ni Renz ang babae pero hindi nawaglit sa isip niyang tumatawag ng muli itong paulit-ulit na mag-ring. Gaya kanina, hindi ito pinansin ni Renz na patuloy lang sa ginagawa. Hindi yun mag-ring kung wala. Yung sekretary ko lang tumatawag, pagsisinungaling na Renz. Ilang sandali pa'y napuno ng malakas nilang mga ungol ang apat na sulok ng silid. Senyales na kapwa na nila naabot ang rurok ng sakdulan. Hinihingal na bumagsak ang katawan ni Renz sa tabi ng katawan ni Altaya na parang isang lantang gulay sa init. Dala ng hiyay mabilis na bumangon sa Altaya. Hinihingal man ay pinulot niya isa-isang saplot at walang imik na isinuot. Nararamdaman niya ang mainit na paninitig ni Renz na nakahiga pa rin sa kama. Nakatagilid ito paharap sa kanya. Pahapyaw niya yung sinulyapan pero ni katitinga hindi kababakasan. Ang mukha nito ng pagsisisi sa anumang ginawa. Ano nang mangyayari ngayong muling may naganap sa pagitan ni Altaya at Renz? Muli kay umasa si Altaya sa kanyang asawa? May pag-ibig na kayang nararamdaman si Renz kay Altaya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.